pa po tapos yan. Tatap po pa yan. Kay Boss Vincent, CJ MVP. Bye. Good morning! Welcome back ulit sa ating channel. Isang maulan na anong araw ba ngayon? Webes! Webes ngayon lalabay! Ayan, Webes po tayo ngayon. Ngayon po yung ating ano. Siguro ngayon na natin dito turn over yung Amaya Project. Ayan. Dito po tayo ngayon doon, schedule. Kala yung mga ilalagay natin, may deliver na po kahapon doon. So, install lang natin. Tapos ha, ito na yung before and after nitong project natin. Alos sa ginawa po namin ito, nasa ito, nasa apat na buwan. For 4 months. Yeah. Habang nag-prepare po kami, yan sa hotel, yan sa kape. Panoon muna natin na yung opisa na pagawa namin dito sa project na ito. Amaya Project, dalawang unit na nilagyan natin ng second floor dito sa Amaya Estates, Pampanga. Pagawa mo natin. Nandito na po kami sa ano sa Amaya Escapes sa Pampanga case para i-submit yung ating palang sila apat si Denden hindi po siya kasama diyan. Mamaya bibili po kami ng pintura kaya kasama po siya sa atin. Yeah, nandito na po tayo sa office ng Amaya. I-submit lang natin itong papers natin. Yun. Ayun, mga boss, okay na po yung ating ano. Ayan. Meron na tayong work permit. Ito lang ating isama. Hindi makapasok. Si Panang Denden. Ayan. Bali, ano muna po sila dito? Apat. Tapos order tayo ng materials. Ngayon, meron silang binigay na gate pass. Kailangan natin ibigay sa guard to para makapasok po yung mga materials na natin orderin. Medyo ano po dito, medyo maigpit. So let's go. Sunduin muna natin yung mga tropa dun sa gate. Ayan, nandito na po kami mga boss. Ito po yung bahay na re-renovate natin. Lalagyan natin ng second floor. Ayan, ayan siya. Owner, si Kuya Eli tsaka si Ate Susan. Ayan siya. Turnover na po sa kanila to. So gusto nila isa lakihan. Lagyan natin ng second floor. 2 unit po ito. Ayan, ayan po yung ating project ngayon. Dito sa ano pa pala to? Mexico pa po pala to. Hindi pa sakop ng Angeles. Dito sa Sapang Baysak, Mexico, Pampanga. Amaya Escapes. Ito yung binili natin ano, mga first batch of materials natin. Siyempre lalagyan po natin ng second floor to. Nakita ko po yung pinakayari ay pinakagawa ng bahay na to is ano lang siya, wala siyang poste. Nakita ko yung mga ginagawa nilang ganito is interlock lang siya na CHP number 5. So siyempre lalagyan po natin ng second floor to, kailangan po natin patibayin. Ang gagamit po tayo siyempre standard na ginagamit naman sa second floor is 16mm by at 6 every column natin is 6 pieces na 16mm. Tapos yung size ng ating mga column dito is ayon sa plano natin is 20 by 40 ang mga poste po natin, 20 cm by 40 cm ang ating size ng mga column. Tapos yun, bumili na tayo ng deform bar 10mm. Order muna po ako ng 100 pieces. Ang price po dito is 156. Doon po yung pinakamura. Ang tanong ko sa iba, 170 plus
So dito sa in-order natin, 156 lang natin nakuha. Order na ako ng 100 pieces muna. Tapos yung ating mga 16mm deform bar, ayan, 80 pieces. Ayan, 80 pieces po yun. Gagamitin po natin yun sa mga poste, beam. Ayan. Pumupo ako na 80. Tapos, ayan, mga ano to, mga alambre, level loss. Mga others na lang to. Alas na umabot po ng 51,000. 51,875 po lahat ng first batch of materials po natin yun. Marami pa po tayo may bilhin dito. Tulad ng mga pamporma natin, pinulik, buhangin, semento, graba. Pero for the meantime is mag-ukay muna sila. So huli na lang natin orderin yung semento pagka pwede na magbuhos ng mga fundasyon. Doon na lang natin orderin yun. Ayan, ngayon prepare muna. Ayan si Parandente nagluluto na ng ano. Magtitinola tayo. Hindi ka dun sa lamesa din. Ito yung mga poste na kailangan nukain. Nakapag-layout na rin. Ayan. Size ng hukay natin is 1.2. Tapos yung lalim niya, tignan natin yung natural ground dito. Tignan natin yung lupa dito. Pero kadalasan naman na lalim po niyan is nasa 1 meter. 1 meter yung lalim. Masyas na. Mukhang matigas. Matigas yung ano. Hindi. Alam ang flooring ka. Alam ang adobe. Alam ang flooring yun. Dating ano yun. Dating ano po ito. Bukid. Tsaka dito may poste tayo. Poste dyan. Tapos dito. Sa loob. Magdadagdag po tayo. Tinan natin. Silipin natin yung plano. Tapos para malaman nyo rin kung ilang square meter yung magiging total nitong bahay ni Kuya Elit at ni Ate Susan. Ayan. Ito po yung kanyang perspective. Shifty na naman po yung bahay na gusto nila at Ate Susan at ni Kuya Elit. Ayan. Ito po yung perspective. Ayan yung tsura niya. Ayan yung kalalabasan niya. Tapos, master ng parada. Ground floor, living dining area, stair, kitchen and laundry, common TNB, master bedroom, master with a walk-in closet, master TNB porch, garage, open area, green space. Gross floor area is 130 square meter, is ground floor. Tapos second floor extension, 64 square meter, common TNB, 3 square meter, balcony, 15.8 square meter. Gross floor area is 82.8 square meters. So halos ano po siya. Add natin. Ang total square ito. Natin. 130 plus 82.8. Ayan. Nasa ano po siya? 212.8 square meter. The total floor area po nito ng ating project dito. 212.8 square. Ayan. Saka mababa po siya kung mapapansin nyo. Napakababa ng bubong. Ganito po yung mga unit. Bale, dalawang unit po ito. Ayan, pina-open lang ni Kuya Eli to. Gawa ng sa kanya na itong dalawa na to. Ayan, dalawang unit. Ayaw mapapansin nyo, dalawang CR. Dalawa yung kanya na panel board. Dalawa yung lababo. Ayan po yung tsura itong mga unit. Itong family, maliit na pamilya, pwede po rito. Para sa ano, ayun na siya. Para CR na doon. Pwede mag-extend na ano doon ng opsina. Kung saan natin wada niya mo, gusto ang original. Ito lang yung pundasyon nito. Oo nga no. Mababaw pundasyon nito ng mga bahay na to. Ayan mga boss, mataas nito. Up and down. Nga lang, may crack. Ayan lang yung pundasyon nyo. May crack na. Ayan dito yun. Tama mo 1 meter pwede. 1 meter, malalim tayo. 1 meter. Standard natin. Oo. Hindi pwede yung ganyan. Kaya na tayo kain.
Tinola, tinolang walang dahon. Sobra pa rin sa mga kinota pa sila. Ayan na po yung ating hukay. Ayan na. Ito alas 1 meter na po yan. Patigas yung lupa po rito. Ito yung pader dito. Ano sa bababaw lang pala yung pundasyon. Tapos ito yung pangalawa. Merienda muna po tayo. Merienda. Tapos maya maya alis po tayo. Bibili tayo ng materyales na dadalhin natin sa Bulacan bukas. Tingnan ko dito sa daw. Yeah, maraming salamat pala sa binigay nila ano, ni Ate Susan. Nescafe, Coffee Mate. Tapos yung biskuit, nasa yun yung biskuit? Pinago mo ata, jing, uuwi mo ata eh. Labas mo yung biskuit. Isang ano, isang... Inaano ni Jeng Jeng para daw pa. Labas mo. Uling higa niya daw ni Jeng Jeng. Yan ano. Yung ilin. Yan, Jeng Jeng. Isang lata yan, bebis ko. Ayan ha. Mo. Ay, yun pala, meron pala kang muna eh. Matatapos na yung project, meron pa kayong biskuit. Ayan na, boss. Nag-alamsal muna po kami bago kami pumunta ng Amaya. Sarap po. Adobo, tarsyado. Adobong manok. Manok. Ayan na eh. Ayan, let's go. Wala na tayo nakalimutang gamit. Wala na ha. O mamaya, nandun tayo. Kulang-kulang yung gamit natin. Let's go. Tayo sa Maya. Baha. Baha na o. Sangat na yun. Dito, lakas ng agos ng tubig o. Dito na po tayo. Papunta na tayo sa Maya. Lakas ng agos. Ang isda dyan. Dyan o, maraming nga nandito dyan o. Talapia. Talapia ano pare, maraming nga. Oo. Dito. Parang kanal na pala yung dalan dyan. Ang pwede kanal yung dalan. Ayan na mga boss, nandito na tayo sa Amaya Escapes. Po, kung gawin po yung pagbe-build. Build ng Amaya dito sa kanilang subdivision. Amaya Escapes, Pampanga, Mexico. Ayan na mga boss, turnover na natin. Long timing, umuulan. Ayan na, hindi po tayo makapagpalipad ng ano, ng drone. Ayan na siya ngayon. Maganda na. Actually mga boss, matagal na punta boss to. Siguro may 3 linggo na na finish siya. Bali yung mga inad natin dito, yun lang po yung tumagal. Tulad ng pinago nila na yung pintuan doon sa sliding door, CR. Ayan. Kaya yung mga cabinet na dinagdag po rito. Ayan na siya o, finish. Tara, pakas pa yung umulan. Maya. Ayan po yung carport. Ayan na, sa low po hindi na tayo papasok. Pari picture na lang ang ating ipa-flash sa ating vlog ngayon. Dahil privacy na po nila Kuya Ate Susan tsaka ni Kuya Eli. Ito yung pinaka dirty kitchen at the same time laundry din at mayroon siya maliit na garden dito sa loob. I-plus ko na lang po sa screen picture ang mga detalye sa loob. Thank you.
Tapos pauwi na tayo. Turn over na po natin tong ano, tong bahay ni Ate Susan tsaka ni Kuya Eli. So, okay, let's go. Pauwi na tayo, umuulan. Bagyong Egay. Yan na mga boss, nandito na po kami sa farm. Maulan, maulan na ano, Webes ang ating turnover. Yan na, bali gagawa pa po kami dito yung pinipintura nating cabinet sa bahay, sa bunso ko, kaya yung bed frame pinturahan natin habang maulan. Yan na, ito na po yung ano, bed frame, matatapos niya na din. Pa unti-unti lang. Extra-extra. Ayan, kahit mga isang oras lang. Ayan. Para po madala na natin dun sa bahay ito. Ayan na. Ayan na tayo, painga. Ayan, tapos mag-iaw po tayo ng ano, dalag. Meron tayong dalag dito, dalag. Mag-iaw si Lolo Boy. Ang dami-daming ano, alaga. Pinakaya mo na Lolo Boy yung alaga natin. Ayan, yo, dalag oh. Dalag. Okay. Nalaksin ko na. Ayan, boss, meron tayo dito. Papainit. Ayan ang araw ng ribagyo. So, ayan na mga boss. Ganito lang po yung ating vlog for today. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Ayan, next time project naman yung ating na turnover. So, susunod natin yung turnover is sa Laguna Bay project sa Mexico. Kita-kita po tayo sa next vlog bukas. Ayan, paalam po. God bless.